Alright, so ngayon po ang activities namin ngayon, pupunta kami dun sa may sandbar sa kabilang island, dun sa little Santa Cruz Island. So tara, let's go. So mag-ride kami ng boat, kaya nakapakaip jacket kami ngayon kasi medyo malayo-layo rin. Ito yung mga kasama ko, mga ka-churchmate ko. Alright. Kami dito sa Little Santa Cruz Island. Ayan doon, napakalinaw ng tubig. As you can see that dito, ayan. Oh, wow. Ito ba na tayo? Ano ba ba? Eh. Ah. Ano ba? Ayan. We are here in Little Santa Cruz Island. Yun po yung sandbar. So, napakaganda ng island na ito. Kahit maliit siya, pero napakaganda. Maraming corals, white corals, and white sand. Yan yung ganda, no? Woo! Alright, dito tayo ngayon sa sandbar. Yan, maglalakad-lakad tayo. Ayan, no? Napakababaw. Yan, tingnan nyo yung paro. Guys, welcome to my vlog. All right, we are here in the sandbar here in Little Santa Cruz Island. Ayan, so makikita natin ngayon ang sandbar. Ayan, kaya lang yung sandbar ngayon hindi siya lumutang kasi high tide. I think siguro kapag low tide lulutang itong buhangin, di ba? At yung sa dulo ata yun mababaw. Yan sa dulo. What a beautiful island. So 10 minutes lang kami dito sa sandbar. Hey, babalik na tayo sa boat. Babalik na tayo sa Santa Cruz Island dahil 10 minutes lang ang tour namin dito. So sandali lang, ano? 10 minutes lang. Pero okay lang, sulit naman. Hey. Ang ganda ng island. Napakaganda ng island. Nice island, white sand, white corals, and long sandbar. Bye bye, God bless. Little Santa Cruz Island. We are here now in Great Santa Cruz Island again. Galing kami doon sa Little Santa Cruz Island. Napakagandang experience namin doon sa sandbar sa my Little Santa Cruz kasi napakaganda yung island.
white sand and white corals. Okay. So, yung next activities namin ngayon, dahil 1 o'clock na po, is pupunta po kami sa lagoon. Dito po sa island. So, let's go. Pangalan niya, kuya? Isman. Ayan. Isman? Yan, si kuya Isman. Yung asawa niya kanina nagsoli dun sa binili ni Apostol. So, napaka-honest ni kuya. God bless you, kuya. Thank you. Doon lang daw sa dulo ng isla na to. Nandun yung lagoon. Transfer kami dito sa maliit na bangka. Papasok doon sa lagoon kasi yun ang sasakyan namin eh. Itong mga bangka na to. So, good for two. Dalawa lang ang pwedeng sasakay. Dala po yung mga guide natin na magsasagwan. Papunta doon sa lagoon. Hop. Kayo. So, yun, dalawa kami ni Pastor Jessica. Yan, so sila dala-dalawa rin. Kayo yung taga-sagwa namin? Ay, si Kuya o. Ang bata pa ni Kuya, taga-sagwa namin. Ayan. Yan, okay. Nasa unahan ka. Makikita mo kami lahat. Yeah. Para makuha ko kayo ng video. Iikot kami dito sa lagoon. Wow, sayo. Ayan o. Ayan mga kasama natin. Yo. Si Dad. Doon yung iba. Yes! Woo! Woo! We are here now in Lagoon! So, ang bibilis na magtaguan, ano? So, we have here mangrove trees. Ayan, mga bakawan. Hi. Hi. Ayan si Nathan, saka si Mr. Taray na tadulo. Ayan si Rio at si Brother Mike nandito. May sinasabi yung guide natin. Wow, very good. Oh, very good.
Ano pong tawag ng sandama, kuya? Seagrass. Ah, seagrass. Okay. Tapos pag mature, nagiging propagate po. Ito nang ginagamit pang tree planting. Tapos pag mature na talaga siya, matatanggal po siya sa taon niya, mauhulog. Tutusok po. Doon na po nagsisimula bagong buhay ng bakawan. Pero yung babae ng bakawan, babae lang din po yung propagate niya. Yung lalaki, lalaki lang din. Hindi pwede maging babae. Talaki na maging babae, no? Bakit? Walang baklang bakawan, ah. Wala pa, sir. Pero pinaglalaban namin yan, sir, para magiging apat sila. Oh. Pagbalik ko, sir, kumpleto na sila. Oh, pamilya, no? Ang nagaseparate sila, sir, pero itong dalawa nagsama. Kaya nga po may tawag kami sa bakawan na ito. Ang bakawan na may forever. Wow, may forever sa bakawan. Pakaganda yung information ni Kuya about sa mangrove. May babaeng bakawan at may lalaking bakawan. Napakaraming mangrove trees, diba? Ano? Napakaraming mangrove trees na tumutulong sa mga isda. Ito yung nagiging shelter ng mga fishes. Shelter ng mga fish. Oo. Mamaliliit pa. Pag lumaki yung lalo. Nandito na kami sa pinakamaluwag na lagoon. Ayan, oh. Wow, napakaluwag. And marami rin mangrove trees. Oh. Thanks God. Oh. Sumayad na tayo? Medyo sumayad kami, ah. Medyo sumayad kami. Pero okay lang. Kaya nakamubo na si Kuya. So, 5 na boat yung nirent namin. And every boat, dalawang passenger lang ang pwede. Bago po tayo mag-out ng Genesis, lagi po natin tandaan yung 3 letters. Yung TLC. Sunday Love and Care. Jellyfish? Saka bago po kayo mag-out ng Genesis, lagi po natin nugasan yung kamay natin. Kasi baka gumagamit kayo ng lotion or sunblock. Kuya, ito ba yung jellyfish? Yes, sir. Ayun, no? Nakita niyo mga kapatid dyan. Yung katawak natin sa jellyfish, nakatotong po siya sa kamay natin. Yan yung jellyfish. Number 1 rule sa yung atin, hindi pwedeng angat sa tubig. Number 2 rule, din natin pwedeng kausapin. Hugas mo na ang kamay? Itawa lang po muna tapos daw. So, jellyfish. Hindi ba ito harmful na jellyfish?
Okay, where's the jellyfish? Come on. Whoa. Okay. Ooh. Where's the jellyfish? Hi. Alam ba't? So, ito po ay jellyfish po. Jellyfish. Ang lambot ng jellyfish. Nakain ba to? Ayan, lambot to. Ang lambot ng jellyfish. Wow, lambot. So, hindi nakakain tong jellyfish. Pinipreserve lang for another guest na may papresent nyo. Ayan, ang daming jellyfish. You see that? Nawa ka natin yung jellyfish kanina. Napakalambot. So, sabi naman ni Kuya daw, hindi naman harmful yun. Kailangan hindi nawagin nakain. Pre-preserve lang nila to para sa another guest na ipipresent nila. Yan. Sobrang daming jellyfish dito. Gumagalaw-galaw pa. Akala mo lupa lang eh. Yung para jellyfish. Ah! Jellyfish pagkain niya mga plankton. Oh, okay. Mga plankton ang kinakain ng jellyfish. Then, ang jellyfish naman, kinakain ng mga pawikan. Oh. Lawak dito, no? Napakalawak ng laguna to. Mas malawak po dito? Malawak ang laguna. Parang makakaligot. Pag hindi ka sanay, sir, relax. Talagang pinipreserve to ng government, kuya? Yes sir, pati kami dito sir, pag wala kaming tour, ginagamit namin yung bangka para maglinis dito sa loob ng bangka. Ah, okay. Dapat may tatlong procedure kami na dapat nilang ma-avail. One is, may, kung paano pahalagaan yung nature. Number two is, may natutunan po kayo sa nature. Kung meron bakawan babae at may bakawan lalaki. Number three is the most important kasi nakatulong kayo sa mga community. Yung mga bayad nyo sila pupuntayan sa kanila. Opo. In every bangka ganito pare dalawang pamilya po yung natutulungan. So ngayon bali limang bangka, 10 pamilya po yung natutulungan. Maganda po. Nalawak ng bakawan dito or lagun dito. Kanina nandun kami sa loob. Then umikot kami. Then ngayon, ayan, papalabas na kami ayun. Doon kami galing. There's other here na mangrove. Ayun. Lawak na mangrove, oh. Bakit sarang tupalo ng punta natin? Oo. Ate Bej, kaya mo yan. Mga nagsagwang ka na dyan, ha? Meron itong sandbar dito sa may lagoon. Sandbar. So pwede tayong maglakad-lakad. Ah, let's go. Baba tayo. So nandito tayo ngayon sa sandbar ng lagoon. Nice place, nature. All right, may nakita sila apostol ng starfish dito. Ayan oh. See that? Starfish na pakalaki. Wala naman, tumigas siya. Laki. Star. Ang daan dito ay cactus starfish. Ayan si Brother Mike din, merong hawa kaya no. Wow. Nice. Okay, pinalik na doon. Okay, napakagandang starfish. Okay, babalik na tayo doon sa cottage namin. So tapos na ang aming tour dito po sa lagoon. Okay. Alright. So thank you kay Yahweh sa napakagandang experience dito po sa Zamboanga City. Dito po sa
Lagoon. Dito pa sa Santa Cruz Island. Waiting kami sa boat pabalik doon sa cottage namin doon sa Pink Beach. Ito na yung sundo namin na malaking bangka papunta sa cottage. Then after that, uwi na kami papunta doon sa Zamboanga City doon sa mainland. Alas dos na po ng tanghali, so uwian na. Bye bye Pink Beach, we'll see you again. Bye bye. Dito na kami sa port ng Paseo del Mar. Dito na kami ngayon sa Paseo del Mar. Then lalabas kami dito, sasakay kami ng tricycle papuntang Garden Orchid Hotel. Uwi na. Ay saray. Meron tayo dadan jo. Bye bye. Pagod, pero okay lang. We are here now in Garden Orchid Hotel. Bye. Okay. Naka-feeling ako ng lamig. We're here now in our room. So ngayon po ay magdi-dinner po kami dito sa loob ng aming kwarto. So yan, nag-order kami dito sa restaurant na Garden Orchid Hotel. Thank you kaya. This is beefsteak Tagalog, spicy eggplant, and pancit canton. Ano ba yung here? Rice. Dalawang pancit canton order namin yun. See that? Okay. So, hinatay namin sila posto sa Brother Bench na mababa. Kasi nandun siya sa kwarto nila doon sa third floor. Ayan, dumating sila posto sa Brother Bench. Ibisita lang kami yun sa Brother Joel. Alright, blessed evening! Nandito kami ngayon sa kwarto, nag-dinner. Kaya na yung kapatid, hapunan. Dito na supper. Everyday supper. Ano lang itong supper? Okay. Sarap ng food namin. So dito namin in order sa restaurant. Pancit canton, spicy with eggplant. With eggplant. Yan naman ang ano, 10 ang rate sa ano, sa food. Best seller nila. Tsaka yung ano, beef steak Tagalog.
So far, masarap naman yung food nila. Meron kami mga kasama dito, you know? Brother Bench, Sir Sarai, Brother Jonathan, and Sir Brother Joe. Brother Joe na ba? Nag-report namin. No. Hindi, kapatid siya ni Brother Jonathan. This evening, ngayon po ay 10 o'clock na ng evening. So, this is our fourth day na pag-stay namin dito sa Zamboanga City. At hanggang sa muli, God bless ating lahat mga kapatid. Bye-bye!